Okay, so good afternoon po, my dear friends. Welcome po sa Dance TV YouTube channel. Topic natin ngayon, my dear friends, papaano ka ba makakuha ulit ng NC or COC certificate ng TISDA kapag nawala or na-damage yung NC or COC certificate mo? Okay? Gusto mo ba yun? Now, huwag mong kalimutan mag-subscribe at hit the bell button with all notification para updated ka sa aking mga videos. Okay? So, ganito po yun, my dear friends. Paano ka ba makakuha ulit ng NC or COC kapag nawala yung NC2 or COC certificate mo? Okay, so first, pumunta ka sa TISDA Issuing Office na kung saan doon mo nakuha yung NC2 or COC certificate mo. Okay? Pangalawa, mag-submit ka lang ng mga requirements. Gaya ng number one, letter of request. Gagawa ka po ng letter of request addressed to the provincial director ng inyong region. Okay? Dapat alam nyo po yung name ng inyong provincial director ng TISDA ng inyong region. Okay? Kasi yun po yung address name natin. Okay? So, dapat alam nyo po kung sino ang provincial director ng inyong region. Okay po? Now, pangalawa, dapat meron ka ng duly notarized affidavit of loss. Okay? Na nagpapatunay na nawala talaga yung NC or COC certificate nyo po. Okay? So, pumunta ka lang sa abogado, tapos mag-request ka ng affidavit of loss ng inyong NC or COC certificate. Okay? Now, halimbawa po, my dear friends, meron pong ibang paraan kung paano mo makukuha yung NC or COC certificate nyo po. Okay? So, pumunta ka lang doon sa assessment center na kung saan doon ka na-assess nung kumuha ka ng NC2 or COC assessment. Okay? So, natatandaan nyo po ba kung saan nyo nakuha or saan ka na-assess ng inyong NC2 ngayon? So, pumunta ka doon tapos mag-request ka ng RWAC certification. So, ano po yung RWAC certification? Ito po yung Registry of Workers Assessed and Certified. So, doon po lahat makikita ang mga na-assess, either competent or not yet competent. Okay po? So, para kasi sa TISDA po, my dear friends, tatanungin po ninyo, itatanong po talaga sa inyo kung kailan at sino yung assessor mo nung nagpa-assess ka para madali lang nilang makita sa record nila. So, pag nakakuha ka ng RWAC certificate or Registry of Workers Assessed and Certified Number, naku, wala na pong problema. Madali lang pong mahanap at matrace yung name mo at mabibigyan ka ulit ng NC2 certificate mo. Okay? Huwag mo din kalimutan magdala ng one passport size ID with white background. Of course, color po, kagaya po nung kumuha kayo ng mga NC2 assessment. Okay? So, ganun po yun, my dear friends. Napakasimple lang po. Mag-letter request ka lang, letter of request ka lang sa TISDA Provincial Office. Okay? Dapat alam nyo po yung name ng provincial director nyo po kasi doon nyo po i-address sa kanya. Tapos, duly notarized affidavit of loss po. Okay, saan nyo po ito makukuha? Of course, sa abogado po, my dear friends. Mag-request ka doon ng affidavit of loss para nagpapatunay po talaga na nawala po talaga yung NC2 certificate nyo po. Okay? Tapos po, pag nandun ka na sa TISDA, hindi po talaga maiwasan na itatanong nila sa iyo kung kailan ka na-assess, sino yung nag-assess, anong particular date na na-assess ka,
i-aas po talaga po yun, my dear friends, para madali lang makikita sa kanilang system. Okay, para maiwasan nyo po yun, kagaya ng sinabi ko kanina, pumunta ka sa assessment center nga doon ka na-assess, tapos mag-request ka ng RWAC certification or Registry of Workers Assessed and Certified. Number lang po, RWAC number lang po. So bibigyan po kayo niyan. Tapos i-attach ninyo sa inyong request letter sa TISDA para madali lang mahanap yung name ninyo doon. Okay? Tapos magbabayad din po kayo ng 50 pesos per processing fee for another certificate po. Okay po? So ganun po yung proseso kapag nawala yung NC or COC certificate niyo po. Now, otherwise, kapag na-damage naman or nasira or nabasa or nasira, yan, yung NC or COC mo, paano mo makuha or pwede ka bang makakuha ulit ng NC to? Yes po, my dear friends, pwede po. Ano po yung dapat gawin? Ganun lang po, punta kayo sa TISDA issuing office na kung saan doon po na-issued yung certificate nyo. Okay, for example, pag dito na-issued yung certificate mo sa Cebu, dito ka rin makukuha sa Cebu. Pag sa Region 8, doon ka rin sa Region 8. Depende kung saan mo nakuha yung NC to certificate nyo po. Okay? Tapos po, mag-request ka lang, letter of request din, address to the provincial office director. No? So, mag-request ka na gusto mong kumuha ulit ng NC kasi na damage or nasira or nabasa yung NC to certificate nyo po. Okay? Tapos po, dalhin nyo po yung original NC to or COC certificate nyo sa TISDA. Huwag nyong kalimutan yung original na NC or COC na nasira o nabasa. Okay? Yan po ang nagpapatunay na nakakuha ka talaga ng NC to before. Tapos, my dear friends, magdala ka ng one passport size ID with white background para i-attach po sa new certificate nyo po. Okay? Tapos, pwede na nyong makuha yung in-situ certificate nyo right after, no? So, pag pumunta ka sa TISDA early in the morning, makakuha mo yung certificate mo in the afternoon. Ganun po kadali, no, my dear friends, no? Lagi pong tandaan, sa TISDA may choice ka. Sa TISDA, abot lahat. Sa TISDA, pang-international ka. Okay? So, ganun po yung mga friends. Napakadali lang po. Okay? Ano po yun? Kapag nawala yung in-situ mo, of course, punta ka sa issuing office ng TISDA na kung saan doon mo nakuha yung in-situ or COC mo. Tapos, letter of request ka, address to the provincial director ng TISDA ng region ninyo. Tapos, i-attach nyo yung RWAC certificate, RWAC number certificate. Saan mo ito makukuha? Of course, sa assessment center na kung saan doon ka na-assess. Mag-request ka lang doon, tapos bibigyan ka ng RWAC number. Okay, i-attach mo lang yun para madali lang mag-trace up or makikita yung name no para ma-issue, para makapag-issue sila ng another NC to certificate nyo po. Tapos, wag nyong kalimutan yung duly notarized affidavit of loss, okay, na nagpapatunay po na nawala talaga yung NC or COC nyo po. Tapos, one passport size ID with white background, with collar, tapos pwede nyo pong makuha yung another new NC to or COC nyo po. Ganun din po sa damage or nasira or nabasa yung NC mo. Mag-letter of punta ka din sa TISDA office, mag-letter of request ka, tapos, dalhin mo yung original NC mo or COC. Tapos, one passport size ID with white background and collar. Tapos, pwede mo makuha yung NC to certificate mo. Okay? Yung processing fee po is 50 pesos po. Okay? So, kung meron pa kayong mga questions na gusto kong sagutin, so mag-question ka lang, no? Mag-comment ka lang doon sa comment section. So, ganun po, my dear friends, no? Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Tapos, see you in my next video. Bye-bye!